Ang maikling palabas na ito ay tungkol sa buhay ni Romano Puli. Hinahanda ito ng aming grupo na binubuo ni Kaiser, Tony Babe, Bless Joy at ako, si Auntie Moni. Sa tulong ng aming mga magulang at ng teknolohiya, ito ang aming maikling palabas. Kilalanin at palagahan natin ang buhay at layunin ni Romano Puli. Yaring buhay nating taglay, Compradeya de San Jose. Buhay ating iaalay hanggang tayo'y magtagumpay. Noong 18th siglo ng kasaysayan ng ating bayan, noong panahon na nagkahari ang mga dayuhang Kastila, isang magiting na Pilipino ang isinilang sa bayan ng Lukban, Tayabas, na ngayon ay lalawigan ng Quezon. Siya si Apolinario de la Cruz, na higit na kilala sa tawag na Hermano Puli. Si Apolinario de la Cruz ay anak ng magbubukid na Pablo de la Cruz at Juana Andres ng Sitio Pandac, Lukban. Pinanganak si Puli sa panahong nagmamalupit ang mga dayuhang mananako. 25 hagupit para sa bawat araw na hindi makapagsimba ang isang indio. 10 bato galing sa linang ang dinadala sa pagpapatayo ng simbahan araw-araw. Ipinapaniwala sa tao na ang takot sa utos ng praile ay pagkatakot sa Diyos at ang pagsunod sa utos ng simbahan ay tiyak na kaligtasan sa langit. Pa, dito sa lupa, para lang nasa langit. Para lang nasa langit. At wala mo kami itayin to sa susa. Pinangarap ni Pablo at Juana na balang araw ay magiging isang pare ang kanilang anak. Isang paring Pilipino na uunawa sa kalagayan ng mga magbubukid. Ngunit nang binata na si Puli, ang pangarap na ito ay nabigo. Ano ang sadya mo, iyo? Nais ko pong maging pare. Maging pare! At sadya mo, iyo, ay para maging pare sa akin, mana indyo, hindi pwede maging pare. Bagamat naging mabigat sa kalooban ang pagkabigo, naisip ni Puli na may iba't ibang pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya't nagtungo siya sa Maynila. Nagsilbing donado sa ospital ng San Juan de Dios. Mula sa halamang gamot, pinagaling ang mga matatandang may karamdaman at nagtungo sa malalayong linang o bukirin na ayaw puntahan ng mga praile. At doon, namulat siya sa tunay na kalagayan ng kapwa magbubukid. Ibinahagi niya ang magandang balita na ang Diyos ay Diyos ng lahat at hindi ng dayuhan lamang. Kasama ang 19 na pinagkakatiwalaan, itinatag ng binatang si Hermano Puli sa Mahayhay, Lukban, ang Cofradia de San Jose. Katarungang panlipunan, freedom of religion o malayang pananampalataya. Ang katarungang panlipunan tungo sa pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa atin. Upang may sakatuparan ang layuning pagkakapatiran at pagkakapantay-pantay, ang kasapian ng Cofradia ay nanirahan sa bundok ng San Cristobal sa tabi ng bundok Banahaw. Na doon ay magkasama ang Kristyanismong pamaraan at saka yung sa pagdami. At sa panata, sa pagsunod, sa adhika, huwag uurong at tasama ang isip sa ninanasa. Kalwalhati ay makami. You harvest your rice, mm-hmm. And then you own the land. Share everything harvest within the community, the harvest. And if
come to think of it, it's what Hermano Pule did, ano? In his own little way, ganun yung ano. And what we now call the New Jerusalem. And if you look at our contemporary struggle din naman ng mga peasants ngayon, ganun din, no? Yeah. You have leaders who want people to live harmoniously, ganun. The idea of agrarian reform is simple. Handa ba ang ating mga kawal? Si Senyor Gobernador, lagi po nakahanda ang ating mga kawal. Madaling sugpuin ang mga Indios na yan na walang pinag-aralan. Ihanay mo ang ating mga tauhan dito. At pagpasok ng persa ni Ortega, ay sabay-sabay tayong tumayo at sibatin ang ating mga kalaban. Minaliit ni Ortega ang puwersa ng Cofradia. Nagdala lamang ang general ng 50 kawal at nilusob ang pamayanan ng Cofradia sa sitio ng Usiwan, Tayabas. Dahil sa pagkakahuli sa gobernador-general ng Tayabas na si Gobernador Ortega, nagkaroon ng lakas ng loob ang Cofradia na lusubin ang sentrong bayan ng Tayabas. Kanilang nasakop ang munisipyo, mas malakas na puwersa sapagkat kung ilang libong mga sundalo at mga gwardiya sibil ang mga kasama ni General Huet. Mga kapatid, panahon na upang ipagtanggol ang ating Cofradia. Ipakita natin sa mga Kastila na hindi na tayo papayag mapapi. Ipagtanggol natin ng karapatan ng mga Pilipino. At tayo umasang tutulungan tayo ng Diyos sa langit. Pero! Mga Nobyembre, yun ay Nobyembre 2 na siya hulihin doon. Dahulo ay inilagay sa tulos ng dulo ng sibat na kawayan at pagkatapos ay itinusok at doon sa may tapat ng kanyang tirahan sa lukban. Doon kasing mula, hindi magsipan mula ng itong patuan hanggang 1896. Dahil sa inyo sa katutunan, sabi ng mga historian, eh, halos kahagod yung kamaraan ni Hermano Pule. Therefore, the 8 rays of the sun should not be 8, it should be 10. The 9th should be the Muslim provinces and Tayabas, which revolted more than 40 years before Aguinaldo raised the flag. Dito nagtatapos ang aming palabas. Salamat sa inyong pagnood. At nawa ay may natutunan kayo at may sasabuhay mula sa makabuluhang buhay ni Hermano Pule.